Aquarius, hi, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update ngayong February 1 to 15, 2024. This is a general reading, just take what resonates, watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages and thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay and pa-follow like na rin ang ating Facebook at TikTok, lahat po yan, Mr. Queen PH. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Ayan. Let's see. Aquarius. Ano yung update sa inyo? Feb 1 to 15. You have Uranus energy change. Wow. So this is, ano, ito yung ruler nyo rin, no? Uranus. So I think merong mga major changes na mangyayari sa inyo, especially that Pluto is now in Aquarius. Ayan. Oy, nakalimutan ko kayong batiin. Happy birthday, happy solar return. Wish you all the best in life, happiness, success, and good health. So, merong malaking pagbabago sa inyo. Transformation. Pwedeng iba sa inyo, bigla ang pagbabago to. You have confrontation. Okay. So, some of you, pwedeng medyo maging dramatic yung transformation na to. Pwedeng may hindi sang-ayon sa mga gusto mong gawin or sa mga pagbabago na ginagawa mo. You also have progression's journey. Okay, some of you, Aquarius, maaring magkaroon ng conflict with someone. Dahil hindi kayo magkasundo sa mga plano ninyo or sa goals ninyo. And minsan, yan yung nagiging dahilan para mag-cut tayo ng connection sa iba. O parang hihiwalay muna, no? Or, depende yan kung kayo magkakasundo or like you will respect each other doon sa desisyon ng bawat isa. But definitely, I see progress in you, no? With progressions here. Kumbaga, yung, kung ikukumpara mo yung buhay mo in the past, no? Definitely, it's much better right now. And magpapatuloy pa yan na magbago for the better. So, ang advice sa'yo rito is harapin mo yung mga challenges ng buong tapang, lalo na kung alam mong kaya mo na magpatuloy kahit na wala kang kasama or kahit walang sumusuporta sa'yo. Kasi eventually, may mga ano talaga eh, mayroong mga kokontra sa mga gusto mo. And minsan, kailangan ng separate ways or gawin natin to by ourselves to make it happen. So, this is your overall energy, the star. Energy na naman yan, Aquarius. So, healing from your past. This is also about your hopes and dreams. I think very much dedicated kayo ngayon sa mga gusto nyong ma-reach sa buhay. Yung gusto nyong mga maabot na goal. You have the Page of Wands. Adventure. You're going on an adventure. Travel opportunities or maaring ito na talaga pangangatawanan mo na, paninindigan mo na yung mga plano mo. Yung mga gusto mong ma-accomplish. Yung mga goals mo. Minsan kasi nasa isip lang natin yan. Or ano ba yung pangarap mo sa buhay? Ito, gusto kong maging ganito. Maging sikat na artista or maging engineer, maging singer. Pero the question is, ano yung ginagawa mo para ma-achieve mo yon? Kasi kung wala, medyo malabong maabot yon. Or iku-question mo na yung sarili mo, tanungin mo na yung sarili mo, yun ba talaga yung gusto mo? Kasi you're not doing anything about it. Diba? Wala kang ginagawang action. So, pwedeng magbago yung pangarap mo. And yung iba sa inyo, may pagbabago sa gusto nyo ng tahakin sa buhay. So, this is your challenge. You have the Seven of Cups. Maraming distraction sa inyo ngayon. With the World card here, pwede kasing merong mga bagay ngayon na kailangan nyo nang i-close na chapter sa buhay nyo. Pero you're still holding on to it kasi sa tingin nyo, may benepisyo pa kayo doon. Pero hindi nyo alam may opportunities pala sa iba na mas maganda pa kung maibibigay nyo yung buong attention nyo doon. Okay?
let's see your your opportunity ng mga Aquarius. Page of Pentacles, see? There's a new opportunity coming up. Career, business, knowledge. Page of Pentacles is the energy of a student na gustong matuto. You also have the Knight of Wands. This is following your dreams. So I think ngayon mas magiging practical ka sa pag-abot ng mga pangarap mo. Alam mo yung tipong magsiset ka ng goal na achievable, yung mabilis mo siyang ma-achieve para mas mamomotivate ka na, uy, may accomplishment ka, and then next, ano naman yung susunod, ganon. Kesa naman, sobrang taas niya, to the point na parang mahirap na siyang maging realistic para sa'yo, tapos ang ending, hindi mo na lang gagawin kasi nga inisip mo, mahirap. Suntok sa buwan, kumbaga, yun yung sinasabi nila. So ngayon, mas magiging realistic ka sa mga plano mo, sa mga pangarap mo. And your blessing is the Three of Cups and the Hanged Woman. So, I think mas magiging, ano ka ngayon, curious and cautious, ano ba? Nagahalo-halo yung words, cautious, okay? Mas magiging maingat ka ngayon sa mga gagawin mo, pwedeng pag-iisipan mo muna, hindi ka masyadong magpapadalos-dalos sa decision mo. And then with the Three of Cups here, may celebration. So you will be celebrating success, or ito na yung finally nangyari na, no? Na matagal mong hinihintay. So delays are over, whatever you are working on, ito na, nangyayari na. Okay? Parating na siya. And that's a blessing. Alam nyo, yung delays, ano yan eh, blessing in disguise yan para sa iba. Halimbawa, na traffic ka, inis na inis ka, pero kung hindi ka na traffic, maaring pwedeng magkaroon ka sana ng ng challenge sa daanan kung hindi ka na traffic, yung mga ganun. You get my point. Okay, so initiations, be open through this transitional time. Yes, may transition talaga. May pagbabago. Pwedeng paglipat ng bahay, paglipat ng trabaho, paglipat ng interes. Pagbabago ng interes ninyo. So, be open to that. Some of you are going with the flow kung saan kayo dalhin. See, may butterfly. Butterfly, it symbolizes transformation and change. Take a leap of faith. So, yung iba sa inyo, maglalakas ng loob. Magte-take kayo ng risk dito sa bago nyong susubukan. And then, honeybee, divine feminine, you are being called on to rise. Tap into your creative side. Tap into your feminine energy. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayo updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aquarius. See you again.